Napansin ng ilang vendors sa labas ng Davao City Hall of Justice ang isang taong may iniwang kahon. Nakita nang usa kani Solodja, gibutang niya dayang karton, wala na. Lalaki babae. Wala lang na ako sa nasita, ma'am, kay mo pa may pagkuha nako, binako gibarasa sa gwardiya nga ibilin sa ang karton. Tabaon sa nga babae, ma'am. Medyo dili pud, ma'am. Formal man sa suot, ma'am. Nang maitawag sa mga otoridad, agad inabisuhan ang mga nagtatrabaho sa Regional Trial Court. Agad ding responde ang K-9 unit ng Central 911 para suriin ang kahon. Ipinaamoy ito sa mga K-9 unit. Pero bago pa man matapos ang proseso, dumating ang may-ari ng kahon. Ayon kay Chris Costan, iniwan niya sa labas ang kahon sa pagmamadaling pumasok para sa kanyang probation interview sa Hall of Justice. Last 10 man, ma'am, nakuyawan ko kay traffic mo kayo. Mga walang kargang butane canister ang laman ng kahon na ipaparefill daw sana. Dapat kung ikaw magbili ng gamit, kabalo ka delikado ang panahon karon. Eh di ka doon, nag-aari na rin mga labas-pasok ang tao. Dapat mag-inform ka sa mga sinamay security guards niya. Nisulod din, nisulod ka na yung security guards niya. Na-meet rin, dapat nagpaibalo ka. Eh para dili magpanik ang mga tao. Humingi naman ang paumanhin ang may-ari ng kahon. Sa Cagayan de Oro City naman, isa ring kahon ang iniwan naman ng dalawa na kamotorsiklo sa tailoring shop sa Barangay Carmen. Kalita siya ningon nga, dahil ako sa naibilin, kajot lang kay bugat kayo, nalang ko'y kaunsaunahan. Burinto na niingon ako nga, aw sige ti, kadali raman ka ha, na abda naman siya pila ka minuto. Dahil hindi agad bumalik ang mga nakamotor, nag-alala ang may-ari ng shop, kaya tumawag siya ng pulis. Nang tingnan ng mga pulis ang kahon, napag-alamang AVR pala ng computer ang laman nito. Nag-negatibo man sa pampasabog, nagpapasalamat pa rin ang mga otoridad sa pagiging alerto ng mga residente. Lalo na ngayong may text message na kumakalat na target umanong pasabugan ng isang palengke sa lungsod. Iniimbestigahan na ito ng pulisya. Ang kuno na mo, nga na ng lusot ng mga impormasyon, pero dili ka na siya validated. Pero kana nga mga impormasyon na wala na ito na gitikin for granted. Seryoso na ito na, munang natin adjustment karon. May ilang grupo rin daw na minomonitor ngayon ang mga otoridad. Very early patang maigawas na to, but we're suspecting a group coming from the Central Mindanao. Dili sila dapat diri sa ato ah, but these are group from Central Mindanao, but dili sa nato, dili pud ko categorically makaingon kung kinsa ni, but we are monitoring them. John Paul Siniel, nagbabalita, Pilipinas.